Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating reading for Earth Sign. Ayan. Taurus, Virgo, Capricorn. Let's start your reading, guys. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, sana mag-subscribe po tayo sa ating channel, ano? Kasi hopefully, no, mag-grow ang ating channel para mas marami pa po ang mabigyan natin ng guidance. And kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na lang sa Facebook yan, no? Friend ko yon, open sa personal reading. And sana mag-iwan ka ng like at comment sa pinaka-video na ito. Nagpapakita yan ng malaking suporta sa akin. Sobrang na-appreciate ko yan. So maraming salamat po. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay na po. Maraming salamat po. Ayan, start na natin ang iyong reading. This is for Earth Sign. So, pasensya na kayo guys kung medyo nahihirapan ako i-shuffle itong card na ito, itong deck na ito. Kaya po, medyo madalang ko itong ginagamit sa pag-reading, ano. Kasi masyado siyang malaki. Ayan, kung makikita mo, hirap na hirap akong i-grab, lalo na maiksi naman yung aking mga daliri, ano. So, anyway, last shuffle na to, tapos simulan na natin. Okay, you do have here the Three of Cups. Hindi ko ito kukunin. Ito lang isang naunang nahulog. And the Devil. Tapos kukuha pa ako ng... this is for your person. Temperance is here. Ace of Swords. Okay. Bottom of the deck is the Queen of Swords. Three of Wands is here. I'm feeling like yung energy mo is medyo naguguluhan ka eh. Pagdating sa person na kakonect mo, medyo naguguluhan ka sa kanya. Ano ba itong taong to? Parang ganun. Ano bang meron? Maybe wala kayong masyadong magandang connection or communication with this person. Kasi nakikita natin, parang hindi mo sure kung ano bang magiging or mangyayari, no, sa connection na ito in the future. Pwedeng ganun. And with the Devil, Capricorn energy, I'm feeling like thinking positive ka pa rin. Nanonatili ka lang, positibo. And pagdating sa person na ito, maybe bahala na muna kung anong mangyayari. Bahala na muna siya, bahala na muna ako. And then, ang focus mo is that paano mo aayusin ang sarili mo? Paano mo I'm feeling like gusto mo maka-impluensya ng ibang tao pero gusto mo sa mabuting paraan, you know. Maybe minsan ka na naging bad influence, alam mo yan sa sarili mo, and this time around gusto mo naman maka-impluensya sa mga taong gusto mo, good influence naman sa buhay mo. And then pagdating sa, I feel like there's someone in the past, no, na parang wala ka na pala sa kanya. Wala ka na pala sa paghihintay. So, you're cutting this person off. You no longer want to know the truth. Maaring noon, gusto mong malaman na totoo. Gusto mong malaman kung ano na, kung ano bang emotions niya for me or what. May ganun kang energy in the past. So, maybe for now, natutunan mo na lang na mag-let go. No? Parang, hindi, bali na lang. Kung malaman ko man or totoo or hindi, bahala na siya. That's your energy. And pagdating sa person mo, no, nakakonect pagdating sa love, this person is waiting. This is a very patient person. No? And
hangga't may nagiging dahilan ng pagpigil ng kanyang emotions, hindi ko nakikitang i-open niya ito. Kasi may pumipigil eh. May nakikita tayo nag-i-stop. Could be dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Matigas tong taong to. Pagdating sa emotions niya, hindi siya emotional na tao. Hindi ko nakikitang ganun. So, mahihirapan ka talaga regarding sa kung anong gustong malaman, kung ang gustong malaman emotions niya, mararamdaman or makikita mo pa, mauungkat mo pa kung ano nasa isip niya. Pero ang emotions niya, medyo mahirapan kang mapalabas sa kanya yon. Okay, mahirapan kang malaman. Anyway, kukuha ako ng ibang deck. Okay. The mask is here, healing heart. We do have here the boat. Sword and rose. And the runner. You could be dealing with the runner. Actually, both of your energy nagpapakita dito na mas nakukuha ko sa iyo yung progression eh. May mga progress na nangyayari ngayon sa buhay mo. And pwedeng nakuha mo na yung closure. Even though hindi enough para sa iyo yung closure, pero you know, para sa iyo okay na yun. Closure na ibig sabihin nun. So you are moving on pagdating sa person na ito. So this could be a person from the past. Siya naman kina-cut off ka din niya. Pero na alam mo, naghihintay lang siya na hindi niya lang maybe maamin sa sarili niyang naghihintay siya. Alam mo yun? Pwedeng this person keeps on denying that kasi napepwersa siya eh, na i-cut off ka. Kuno siya ay nag-move on, napepwersa siyang mag-move on. Napipilitan siya. Parang wala siyang choice kundi mag-move on. Parang ganun. Pero deep inside, naghihintay siya. Na hindi niya lang maamin sa sarili niyang naghihintay siya. This person is running away from, hindi lang sa'yo, any relationship, any connections. Hindi ko nakikita na ikipag-connect, na ikipag-commit siya. Kung kanino man, because hindi niya kayang harapin yon. And also at the same time, maybe this person is stuck on you. Kaya lang, stuck siya sa paghihintay niya na hindi niya maintindihan. Or hindi niya maamin na siya ay naghihintay. So, ganun ang energy niya. And for you, you are already healing your heart from freedom from this toxic connection, toxic person, toxic people. And minsan may times na you are pretending, nagpe-pretend ka na hindi mo na lang pinapakita yung emotions mo or what. And or parang wala na lang para sa'yo ang lahat. Parang ganun. Pero there are times na parang kino-consider mo pa rin. So, ano may totoong emotions mo towards this person? Ang totoong emotion mo sa kanya is the kisses. Of course, you do love this person. You do love this person. Unconditional yan. Yan love na nararamdaman mo para sa kanya. Pero gusto mo mabalik yung pagmamahal na yun. Oo, nagbibigay ako ng pagmamahal. Kaya ako magbigay ng pagmamahal. Pero ang tanong, ibabalik ba yung pagmamahal na ibibigay ko? Kasi kung hindi ibabalik, ay di baliwala lang. Ayoko namang ma-in-love na ako lang ang in-love. No, that's your energy. So, your focus is on money. Focus is on yourself. You're manifesting exactly what you want.
Yan lang eh. And how about your person? Ano yung emotions? Ano ba totoong emotion niya para sa iyo? We do have here the coffin. And I feel like itong person na ito, natatakot kasi siya sa change, sa pagbabago. Ito, the way I see this, this is supposed to be an emotion na nag-end na eh, because of the coffin. Pero hindi ganun na nakikita ko. Ang nakikita ko, for example, ikaw, no? Yung mga namatay mo na mahal sa buhay, anong pakiramdam mo sa kanila? Yung bang emotions mo sa kanila after na mamatay sila, wala na. Di ba hindi? The love, the memories are still there. And ganun yung emotions na nararamdaman ng person mo. Nandun pa rin yung pagmamahal niya. Yung memories with you is nandun pa rin. It's just that may mga bagay na kailangan tanggapin sa ngayon. No? Yun yung nakukuha natin. And natatakot siya sa changes. Natatakot siya sa changes. More like fear ang nakukuha din natin sa kanya. So, what will happen in the near future for this connection, for you and this person? You do have here the hammer. I feel like you will try na iayos, ulitin, maulit, kung ano man yung minsan na nangyari sa inyo. So, may pag, nakikita tayo pag-aayos ng connection in the near future. Possible na there's talking, pag-uusap. And regarding the stab in the back, pwede may mga pag-uusap na makapagpasakit sa inyo nang hindi nyo namamalayan. Pwede may mga masabi ka na or maikwento ka na makapagpasakit sa kanya na hindi mo namalayan, nasasaktan pala siya doon sa kwento mong yon. Or vice versa. May pag-uusap na ganun. And tell me more. And you do have the addiction. I feel like nandun pa rin yung pagpipigil. The restriction is here. Pagpipigil sa connection na ito. But, you know, I'm feeling like, the hand of cards is here. Yung hand of cards, para yung pag naglalaro ng baraha, diba? You're not showing your cards. You're not showing your emotions. And then the same din naman sa person mo. But, ginagawa yun kasi, for some of you, both of you needs to grow. Kailangan mo na mag-grow. And ang choices na napipili or ginagawa niya sa sarili niyo, ninyo sa connection nito is to be happy. You know, focus on yourself, focus on your life, kanya-kanya buhay. But also at the same time, nandun pa rin naman yung pagkakaroon ng faith with the Cupid's arrow sa connection nito. Parang nandun lang yung faith na time will come, baka naman magkaroon ng pag-aayos. Ang nakikita natin, mababalik yung may mga bagay na maaayos, which is communication. Pero hindi ko nakikita ang i-open ko ano man yung emotions doon. So, pwede magkaroon ng communication, pero hindi naman ganun na may mga opening, na may pag-open up or whatever. Walang ganun. Maybe communication lang at all. Na pwedeng magdulot pa nga ng sakit eh, dahil doon sa mga bagay or mga message na malalaman dito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.